Hello mga kajunjun, this is our vlog number 2. Vlog! Today we will talk about the things to consider in choosing a business name. Para ito sa mga may existing small businesses na tulad ko at sa mga baguhan pa lang or mga nagbabalak pa lang magtayo ng small business. Bago ang lahat, pasubscribe naman sa aking channel. Pakihit na din yung notification bell para updated kayo sa aming mga videos. At syempre, ilike yun na din ang aming Facebook page, Junjun and Kuya Jace. So, ito dapat yung mga tandaan sa pagpili ng inyong business name. 10 things to consider in choosing a business name. 1. Identify your brand identity. 2. Create something short and unique. 3. Keep it simple. 4. Check for trademark issues. 5. Make it easy to read and say. 6. Consider a non-dictionary word. 7. Don't pick a name that could be limiting as your business grows. 8. Use a name that conveys some meaning. 9. Assess if the name is catchy. 10. Make name sounds good. Number 1. Identify your brand identity. Identify. Siyempre, bago ka magsimula, alamin mo muna kung ano yung mga ibebenta mo, kung sino yung target market mo, at saan mo ito gagawin. Bago ka gumawa ng name, alamin mo muna lahat. Baka kasi inuna mo yung brand name mo, tapos hindi ka pala sigurado kung ano yung bebenta mo or kung ano yung mga services na ino-offer mo. So, sa bandang huli, baka magkaroon ng confusion. Kapag naiplano mo na kung ano yung mga bebenta mo at lahat-lahat, then it is time for you to create a brand name. Number 2, create something short and unique. So, dito po mapasok yung aking pinakabagong business, Hyuga. Madalas sinasabi Hygie, pero ang correct pronunciation nun is Hyuga. Para sa akin, unique ito at tsaka kung bakit ko siya napili is ang ganda ng meaning niya. Ang ibig sabihin ng Hyuga ay enjoying life's simple pleasures. Mula sa meaning nito na pagiging simple at komportable ay related dito sa mga tinitinda kong damit. Number 3, keep it simple. Siyempre, dapat yung business name mo ay simple lang para madaling tandaan ng tao. Sa aking photography business, pinili ko na lang na gamitin yung nickname ko na Jace, tapos photography. Pinalitan ko na lang ng F yung PH para maiba naman. Kasi kapag sinerch mo siya sa internet, mayroong mga ibang pangalan na lumalabas na Jace Photography na PH. Number 4, check for trademark issues. So, dapat i-check mo muna sa internet kung baka kasi may mga kapangalan ka or nag-exist na yung business name mo. In my case, yung Jace Photography, ayun nga, ang dami. Kaya ginawa ko na lang F yung PH. Para kapag sinerch mo, lilitaw agad yung ako mismo, yung business ko mismo. Tapos yung Hyuga, may nag-PM sa akin na may kapangalan daw. Pinakita yung isang apparel din siya. So, I'm planning na papalitan ko na lang na lalagyan ko ng ibang words para hindi na siya kamukha talaga. So, kapag na-check mo na walang kapangalan, edi mas okay. Hindi mo na kailangan pa magpalit pa sa kalaunan. Number 5, make it easier to read and say. So, eto na naman tayo, yung Hyuga. Parang wala pang tumama, lahat ng narinig ko, Hygie yung pagkasabi. Pero kinokorak ko na lang kasi gusto ko talaga yung word. Siyempre, Pinoy tayo, hindi naman natin kilala yung word, so okay lang. But in some cases, so yun na nga, iwasan na lang natin yung mga mahirap basahin at i-pronounce. Tulad na lang ng Jace Photography, di ba ang daling basahin at ang daling i-pronounce din? Tama, tama. Number 6, consider a non-dictionary word. Ito yung mga iniimbento nating mga pangalan. Ito yung mga kakaibang mga brand name sa ating mga businesses. Marami dyan, marami yung mga naglipa ng mga business names na wala siya dictionary. Pero at least sa case na ito, mas may iwasan mo yung may kapangalan yung business mo. Mas unique siya pakinggan kapag wala siya sa dictionary. Number 7, don't pick a name that could be limiting your business growth. Hanggat maaari, iwasan natin gumamit ng mga product names na nilalagay natin sa brand name natin.
halimbawa, Jay's Shoe Shop. So, ibig sabihin, puro shoes kapag nabasa ng mga tao, puro shoes yung benta mo. Tapos, ang dami mo palang binibenta, may mga damit, tapos may halo palang pagkain. So, nakukonfuse yung tao. Halimbawa, may napadaang tao naghahanap pala yan ng damit, pero nabasa niya, shoe shop. Hindi na yan papasok, natural. Kasi, iisipin niya, shoes lang yung tinda mo. Unlike kung nilagay mo is Jay's Apparel and Shoes. So, mas magiging malinaw siya. Mas madali siyang maintindihan. Number 8, use a name that conveys some meaning. Dito pumapasok yung mga words sa dictionary minsan na may mga malalalim na meaning or magagandang meaning. Tulad nung Yuga, na ang ibig sabihin ay enjoying life's simple pleasures. Kapag kasi gumamit ka ng isang word na hindi masyadong familiar sa ibang tao, magtatanong yan, ano bang ibig sabihin yan? So, dun magkakaroon or papasok yung story kung bakit mo siya napili, kung bakit mo napiling ganito yung pangalan ng business mo. Number 9, assess if the name is catchy. When we say catchy, dapat yung business name mo ay nakakakuha ng atensyon ng tao. Tulad nga nun, yung tambayan ni Junjun. Kapag naririnig nila, parang natatawa na agad sila. Bakit Junjun? Sino nga ba si Junjun? Ako yon. E 2012 pa lang, ginagamit ko na yung word na Junjun. So every time na nagluluto ako, tapos pinapost ko sa Facebook, ilalagay ko, luto na Junjun. So hanggang sa nakasanayan ko, every time na magluluto ako at pinapost ko, ilalagyan ko ng caption na ganun. Hanggang sa bigla na lang naging business na siya. Tapos iisipin nila agad, ah, tambayan. May kainan siguro dyan. Pwede sigurong maglaro dyan. Pwede sigurong tumambay dyan. Pwede mag-inom. So, dun pa lang sa pangalan ng business mo, alam na nila kung ano yung product mo or kung ano yung meron sa business mo. Number 10, make sure the name sounds good when said aloud. Ito yung tipong dapat maganda siyang pakinggan kapag binasa ng tao o kapag sinigaw nila. Tulad ng tambayan ni Junjun, di ba? Parang ano pa rin, may pagka-decente pa rin kahit papaano. Meron kasing mga words or mga ibang business names na kapag binasa mo siya, parang ang weird niyang pakinggan. May mga ganun. So dapat maganda sa pandinig kapag binasa mo yung pangalan. 10 things to consider in choosing a business name. Thank you for watching, mga ka-Junjun. Till our next video. Bye-bye.